suliranin ng dalangin ng ating Panginoong Diyos ang unang tao? Suliranin ba ng tao ang kanyang ikabubuhay? Asin ninyo ang pahayag sa Genesis. Ganito ang sabi, at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halaman sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kaway na nakalulugod sa paningin at mabuting kanin. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kaway sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Nung dalangin ng Diyos ang unang tao, mga kapatid, problema ba ito? Itong matinding hirap na ito? Suliranin ba ng tao ang kanyang ikabubuhay? Hindi ho. Gaya ng narinig natin, pinatubuan niya ng Diyos doon sa halamanan ng Eden ang lahat ng punong kahoy na kung saan ito'y nakalulugod sa kanilang panginingin at mabubuting kanin. Mabubuting pagkain, healthy food. Hindi lang basta healthy food, dagsa, napakarami. Kahit sabi pa ng Biblia, malaya silang makakakain ng lahat ng ito. Hindi kailangan magtrabaho ng 8 hours, 12 hours isang araw. O kinakailangan ng 24 hours every day para mayroong kitain, para mayroong makain. Nang lalangin ng Diyos ang unang tao, nariyan na lahat. Pero ba't nagkaganon? Bakit dumating ang sandali, naging problema na makakain? Bakit naging problema na ikabubuhay? Ito ho nangyari sa Genesis. At kay Adam ay sinabi, sapagkat yung dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng araw ng iyong buhay. At sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Mga kapatid, bakit dumating yung sandaling naging problema na ng tao ang kabuhayan, ang pangangailangan, ang pagkain? Gayun hindi naman ganon sinimulan ng Diyos ang daigdig na ito. Paano sabi nga ng Biblia, mula sa unang tao kay Adan at kay Eva, nahulog sila sa kasalanan. Halabilin-bilinan yung isang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Huwag niyong kakain. Mapapasama kayo. May babala na ang Diyos. Dahil sa napakatigas ng ulo ng tao, kinain pa rin. Napakalinaw ang bilin. Mapapasama. E kinain pa rin. Kaya ano sabi ng Diyos, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Mula ngayon, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal hanggang ikaw ay mauwi sa lupa. Yan nga nangyari ngayon. Hanggang sa kamatayan natin, puro trabaho na lang. Wala nang pahinga. Ay, medyo buhay natin. Tayo. Ay, tayo. Halos may edad na nga. Lawa pa rin, trabaho pa rin. Pwede na lang, dagdagan pa. Ay, naging sumpa na lang siya. Hanggang mamatay na. Para may makain ka, gagawa ka, magpapawis ka, magpapagal ka. Kaya hindi ka takataka na ganito ngayon ang daigdig. Bunga yan ng sumpa ng ating Panginoong Diyos.